kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Maaaring hindi na ako nabubuhay upang makitang kaluwalhatian sa hinaharap, ngunit natutuwa kong maging kabahagi ng pakikipaglaban para sa kaluwalhatian sa inang bayan para sa susunod na mga henerasyon. Mga katagang binitawan ng ating batang bayaning heneral na nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Gwapo, maprinsipyo, romantiko at may pagmamahal sa bayan, siya si General Gregorio Del Pilar, na kilala rin sa kanyang palayaw na Goyo, isa sa pinakabatang naging heneral at umusbong ang pangalan dahil sa kanyang di matatawarang katapangan at katalinuhan pagdating sa taktikang militar. Nang umusbong ang digmaang Amerikano at Pilipino noong 1899, nakilala siya dahil sa pagdepensa niya sa kabundukan ng Pasong Tirad sa Ilocos Sur laban sa mga dayuhang Amerikanong mananakop. Si Gregorio Del Pilar ay pinanganak noong November 14, 1875 sa San Jose, Bulacan sa mag-asawang sina Fernando at Filipa. Si Goyo ay pamangkin ng isa sa kilala din nating bayani na si Marcelo H. Del Pilar at Tobio H. Del Pilar, na mga kilalang propagandista na ipinatapon sa Guam dahil sa pagkasangkot nila sa Cavite Mutiny noong 1872. Noong kabataan ni Goyo ay mahilig na itong maglaro ng baril-barila na gawa sa kawayan, kung kaya't isa ito siguro sa naging dahilan kung bakit naging mahusay na sharpshooter si Goyo nang siya'y lumaki. Nag-aral din ito ng iba't ibang mga martial arts at nakalaban pa niya ang kanyang tiyuhin na si Marcelo. Kahit na bata pa si Goyo ay hindi na matatawaran ang kanyang husay sa taktikang pang-militar. Si Goyo ay nag-aral sa Ateneo de Manila at tumira sa kanyang tiyuhin na si Diodato Arellano sa edad na 20 taon. Nagtapos siya sa Ateneo de Manila University noong 1896, kung saan natanggap niya ang kanyang bachelor's degree, ngunit sumiklab ang digmaan laban sa mga Amerikano, kung kaya't kasamang iba pang kabataang Bulakenyo para makipaglaban sa mga mananakop. Ang pisikal na katangian ng batang heneral ay talaga namang nakakahumaling sa kahit na sinong babaeng Pilipina. Tila napapahanga at napapatili ang mga kababaihan sa tuwing kanilang nasisilayan ang malinaw na kulay kayumangging balat ni Goyo, maninipis na mga labi at matangos na ilong. Dagdagan pa ng balingkinita nitong pangangatawan na siguradong may matigas na abs bunga ng araw-araw nitong pag-iinsayo. Kilalang matinik at pilyo si Goyo pagdating sa mga babae. Pwede raw itong maihahambing kay Dr. Jose Rizal pagdating sa kapilyuhan. Nakilala si Goyo sa iba't ibang relasyon niya noong panahon ng digmaan. Marami itong mga babaeng niligawan at napaibig. Ang kanyang naging unang pag-ibig ay kinilalang si Neneng Rodrigo, anak ng isang gobernador sibil ng Bulacan. Umibig din ito sa kapatid na babae ni Coronel Jose Leyva na nagngangalang Poling, at si Felicidad Aguinaldo, ang kapatid ni Emilio Aguinaldo. Kaya siguro, isa din ito sa dahilan kung bakit napalapit ang loob ng batang heneral kay General Aguinaldo. Marami man ang mga babaeng inibig ni Goyo, pero ang talagang nakabihag umano ng todo sa kanyang puso ay ang babaeng nagngangalang Remedios Dolores Nable Jose. Ayon umano sa kwento ni Dolores, si Goyo ay sobrang napakaromantiko. Dinala daw siya sa baybaying dagat na nakatanglaw ang ilaw ng buwan at bituin sa gabing mapanglaw. Itinuro ni Goyo ang isang makinang na bituin at sinabi sa kanya na kanyang tititigan ito palagi pagkatapos niyang makaalis sa kanilang bayan, dahil yun din daw ang kanyang gagawin habang iniisip siya. Isang magandang Pilipina si Dolores, na talaga namang inaabangan niyang pakasalan sa sandaling matapos ang digmaan. Hindi naging hadlang ang agwat ng edad ng dalawa sa isa't isa sa kanilang pagmamahalan. Noong mga panahong yun, si Dolores ay isa lamang 17 anyos na dalaga.
Samantalang si Goyo ay nasa 24 na taong gulang na. Planado na sana ang kanilang pagpapakasal, pero sa hindi malamang kadahilanan ay hindi sumipot si Dolores sa araw ng kanilang kasal. Sa pagsiklab ng digmaang Amerikano at Pilipino ay kaagad na napansin ni Emilio Aguinaldo ang husay at galing ni Gregorio, kung kaya't umakyat ng umakyat ang ranggo nito. May of 1898, si Goyo ay itinalaga ni Emilio bilang pinuno ng lalawigan ng Bulacan at Nueva Ecija. Hindi nagtagal ay ginawa na siyang gobernador militar ng Pangasinan ni Emilio Aguinaldo. Si Goyo na ngayon ang taong pinagkakatiwalaan ni Emilio, hindi lang ng kanyang mga plano kundi mismo pati na ng kanyang buhay. November 22, 1899, inako ni Goyo ang pagtanggol at pagprotekta sa Tirad Pass upang masigurong ligtas ang pag-atras ni Pangulong Aguinaldo. Umaga ng Disyembre 2, 1899, nilusob ng mga Amerikanong nasa 33rd Infantry Volunteers sa ilalim ni Major Peyton C. March ang Tirad Pass. Sa digmaang ito ay labis na nahirapan ang tropa ng mga Amerikano dahil sa posisyon ng batang general na nasa taas na bahagi ng bundok. Hirap na hirap ang mga Amerikanong makalapit sa posisyon ng general dahil sa paanan pa lang ng bundok ay niraratrat na sila ng grupo ni Goyo. Dahil sa napakagandang posisyon na pinipwestuhan ng mga Pilipino ay hindi magawa ng mga Amerikanong akyatin sila kahit na outgunned at outnumbered ang tropa ni Goyo. Pero nang dahil sa isang Pilipino na pumanig sa mga Amerikano ay natuntun ng kalaban ang kahinaan ng pwesto nila Goyo. Itinuro ng Pilipinong nagngangalang Galot ang sekretong daanan paakyat sa pwesto nila Goyo, kung kaya't dahan-dahang ginapang ng mga Amerikano ang mga sundalong Pilipino. Tropang nagmula sa Texas Regiment at Infantry Regiment ang nakasagupa ni General Gregorio del Pilar sa pamumuno ng isang tinyenteng nagngangalang Dennis P. Kinlan. Umabot sa 6 na oras ang bakbakan ng magkalabang tropa hanggang sa nasapol sa leeg ang batang general na si Del Pilar na kaagad niyang ikinamatay. Nang tuluyan ang matalo ng tropang kano ang mga Pilipino, ay kaagad na inutusan ni Tenyente Kinlan ang kanyang mga tauhan na bigyan ng tradisyonal at nararapat na libing ang labi ng batang general na si Goyo. Labis ang paghanga ng tinyenteng Amerikano sa batang general dahil sa labis na katapangan nitong ipinakita. Nagawa pa ni Kinlan na sulatan ang lapida ng general ng mga katagang, isang opisyal at maginoo. Ayon sa mga kwento, may nakita pa umanong isang larawan ng isang babae sa loob ng bulsa ni Goyo kasama ang isang strand ng buhok na nakaipit sa loob ng panyo na may pangalang Dolores. Taong 1930 ay hinukay ang labi ni Del Pilar at nakilala ito sa pamamagitan ng isang ginto na nasa kanyang ngipin. Pinaniniwalaan ng karamihan na ito raw ay kanyang ipinalagay noong sila'y naka-exile sa Hong Kong. Inilipat ang kanyang mga labi sa harap ng plaza ng Kapitolyo ng Panlalawigan ng Bulacan, 1955, nang ang bayan ng Concepcion sa Ilocos Sur ay pinalitan ng pangalang Gregorio Del Pilar bilang parangal sa bayani. Taong 2011 ay ipinangalan sa kanya ang pinakabagong warship ng Philippine Navy. Ito ay ang BRP Gregorio Del Pilar. Ang kwento ni General Goyo ay patunay na ang isang tunay na laban sa buhay ay hindi nasusukat sa laki at lakas na iyong taglay, ngunit sa lakas at tibay ng pusong uhaw sa tagumpay. Ikaw, gusto mo bang maging si General Del Pilar? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.